mahal, ito yung video na gagawin natin para sa Mother's Day. Siyempre, kailangan dapat dalawa tayo dito. Taon-taon naman, nagre-regalo to kay Mami, di ba? Pero lagi niya sinasabi, di na tayo dapat nag-aabala. Eh kahit na ba, yun na nga lang yung pagkakataon natin para makapag-thank you tayo kay Mami sa lahat ng ginagawa niya sa atin eh. Kaya nga pinaghirapan ko tong video eh. Oh, hindi, ikaw na. Ikaw na ang mulirang anak. Tsaka, Dover, niisip kasi na ate mo na pag nagustuhan ng Mami niyo yung gagawin yung video para sa kanya, eh, baka payagan na siyang sumama sa beach outing na klase namin. Hindi naman! Alam mo ka na yung kinikita. Gusto niya. Hindi! Voice over ka na nga. Dover! Nakausap ko yung advisor mo sa summer class. Sabihin mo nga sa akin paano nangyari to? Kung hindi ka pa sang-awa, bagsak ang score mo sa test. Paano nangyari to? Araw-araw tayong nagre-review, ha? Itong tandaan nyo, ha? Halos kalahati ng kita ng apartment natin na pupunta dyan sa tuition fees nyo. Eh, hindi pa nga tayo tapos sa paghulog sa bahay na to. Pagbutihin mo naman yung pag-aaral mo. Yung hirap po na exam namin, eh. Mahirap? Eh, di ba? Nasagutan mo na yung nag-review tayo? Wala kasing nasa utak mo, eh. Kundi ito, eh. Akin na to. Tandaan mo, wala na ito, wala ka ng computer games, wala ng laro, hanggat hindi pa natatapos yung summer class mo. Pero Mami, dalawang linggo pa bago matapos yung summer classes ko. Dalawang linggo ka rin magkoconcentrate sa pag-aaral mo. And that's final! Pero Mami! Tayo dyan. Bad trip yung Mami nyo. Kaya huwag ka muna magpapaalam na sumama sa outing, ha? Hayaan mo munang bumaba yung galit niya. Eh, parang ayoko nang sumama sa outing, eh. Umahal ng babayaran, tsaka nagigilty ako kasi gagastos ako. Tapos si Mami na may problema sa paggastos sa bahay. Ba't ka magigilty? Eh, di ba may summer job ka naman? Doon ka nalang kumuha ng pambayad. Eh, kahit na. Kailangan ko tumulong kay Mami. Bakit pa? Trabaho ng mga magulang na buhay ng mga anak nila. Kung di nila kayang gawin yun, edi sana di nila sila nag-anak. Gary! Totoo naman eh. Lahat ng ginagawa ng mga nanay, para yun sa mga anak nila. Kaya wala tayong utang na loob sa kanila. Kasi, responsibilidad nila yun. O sige, uwi na ako, Jonah. Bukas na lang. Over. Sige. Sige, Kuya Gary. Bye-bye. Alam mo, ate, tama si Kuya Gary. Kaya hindi na natin kailangan magregalo kay Mami sa Mother's Day. Topher, huwag ka nakikinig dun kay Gary. Minsan may sapak sa utak yun eh. Hindi, ate. Tama siya. Trabaho lang talaga ni Mami na maging nanay sa atin. Tsaka bakit siya magagalit sa akin? Trabaho lang naman yan ang pag-aralin tayo, ah. Kung di niya kaya, hindi ko nakasalanan yun. Tama ka, Topher. Sana nga trabaho ang pagiging nanay. Para may sweldo, day off. At kung ayoko na, pwede ako mag-resign. Sa totoo lang, nakakapagod maging nanay, ha? Tapos ganyan pang maririnig ko sa'yo. Itong merienda mo, hindi mo kailangan magpasalamat. Ano ka ba, Topher? Mag-sorry ka kay Mami. Nasaktan mo siya. Bakit ako mag-sorry? May kasalanan ba akong ginawa? Sinabi ko lang naman yung totoo sa kanya. Hindi mo dapat ginagawa yun kay Mami. Anong klase kang anak? Sa akin. Multo po ba kayo? Tsaka, paano niyo po nalaman yung pangalan ko? Huwag
ka matakot sa akin. Hindi ako multo. Gusto ko lang tulungan yung mami mo kasi mukhang hindi niya alam yung sakop ng trabaho niya. Kaya nung pinaalala mo sa kanya, eh mukhang sumama yata yun. Buti pa kayo, naiintindihan niyo ako. Pero si ate at saka si mami, masamang anak ang tingin sa akin. Kaya lalayas na lang ako. Hindi mo kailangan gawin yun, Topher. Ang trabaho ko talaga ay mag-train ng mga tao para maging magagaling sila na professional sa mga trabaho nila. At kung gusto mo, pwede kong bigyan ng intensive training ang mami mo para maging mas magaling siya sa trabaho niya bilang nanay mo. Paano niyo po gagawin yun? Pirmahan mo na yung kontrata na yan at gagawin kong professional mommy ang mommy mo. Ibig sabihin, hindi mo na kailangan problemahin kung ano itutunong mo sa kanya sa bahay. Hindi mo na kailangan mag-aral ng mabuti. Dahil alam niya na ang trabaho niya ay alagaan ka, buhayin ka, at pag-aralin ka. Talaga po? Pagmahan mo lang ng kontrata na yan, gagana. Na. Malilit na ako. Anak, ako ang inyong mommy, reporting for duty. Okay lang po ba kayo? Oo naman. Maupo na kayo. Nakahanda ng almusal in 1 minute and 40 seconds. Ma, tulungan ko na po kayo. Hindi pwede. Trabaho ko bilang mommy ang maghanda ng pagkain para sa mga anak ko. Maupo ka na. Ako nang bahala. Ano nangyari kay Mami? Ano, Topher? Ayos ba? Isa ng trained professional mommy ang mommy mo. Tulad na napagkasunduan natin sa kontrata. Sobra naman yata. May uniform pa. Tsaka kung umarte. Parang sundalo. Ganyan pa talaga siya. Oh, sino kausap mo? Wala ah! Wala akong kausap! Kainan na ah! Bilisan mo na! Magsisimula na ang klase mo. In 10 minutes and in 10 seconds. Mami, kinausap po ba kayo ni Maestro Tabao kagabi? Tungkol sa kontrata? Ano pinagsasabi mo? Ako yung ID mo. Sandali. Topher! Wala siyang alam. Simula nung pinirmahan mo yung kontrata, binago ko na yung isip ng mami mo. So, umisik siya kaninang umaga na alam na niya kaagad kung anong gagawin yung trabaho. Ito na yung ID mo. Babalikan kita mamaya ng eksaktong 4 p.m. Bye-bye, Mami. Bye-bye. Topher, hindi nakasama sa job description ng mami mo na ihaligan ka o yakapin ka pa. Hindi na parte yun ang trabaho niya. Jonah. Hi, Mami. Good afternoon, Gary. Meron ako merienda dito. Pasensya na at na-traffic ako.
Topher, yung gamit mo sa itaas, magpalit ka na. Nakahanda na doon. Ihahanda ko lang itong merienda pagkatapos magre-review tayo. Oops! Alas 5 na. Mami, saan po kayo pupunta? Mag-out na ako. Off-duty ko na. Paano po yung merienda? Hanggang alas 5 na ang trabaho ko. Pero... Ma, magpapaalam lang po sana ako kasi po may gimmick yung klase namin. Kung pwede po sana akong sumama. Tapos na ang pagiging nanay ko ngayong araw na to. Gawin niyo kung anong gusto niyo. Bye. Duty na ako. Totoo ba yung nakita ko? Anong nangyari kay Mami? So, nung pinirmahan mo tong kontrata, biglang nagbago si Mami? Naging professional Mami siya? Oo, ate. Kaya hindi ko na kailangan tumulong. O kaya, tumanaw ng utang na loob kay Mami. Topher naman ni. Ikaw kasi, kung ano pinapasok mo sa utak ng kapatid ko, ikaw may kasalanan nito eh. Diba okay nga yung nangyari? Kita mo ngayon, pagkasapit ng alas 5, pwede nyo nang gawin kung ano man yung gusto nyo gawin. Kasi off-duty na yung mami nyo. Makakasama ka na sa mga gimmick. Oo nga ate. Diba sabi naman ni mami, bahala na tayo sa desisyon natin. Sino kasama mo? Okay lang ako, ate. Nandyan lang naman si Mami sa kwarto, di ba? Sige na, sumama ka na. Mag-enjoy ka na. Sige, pero kailangan mo i-promise sa akin na wala kang gagawin na hindi mo dapat gawin, ha? Siyempre. Topher, gising na. Tanghali na. Maghilamos ka na. Nakahanda na yung pagkain mo sa labas. Mami, masama po pakiramdam ko. May lagnat ka nga. Magpahinga ka muna. Kumain ka na muna, saka kainom ng gamot. Pagkatapos, magpahinga ka na. Mami, may sakit po ko. Hindi niyo po ba ako pakakainin at painumin ng gamot? Hindi na sakop sa trabaho ko ang pakainin ka at painumin ng gamot. Pero trabaho niyo pong alagaan ako, Mami. Binigyan na kita ng pagkain at gamot. Sinabihan na kita magpahinga. Tapos ngayon, aayusin ko pa ito. Lilipitin ko ang lahat ng kalat mo. Hindi pa ba pag-aalaga yon? Sige, kukuha lang ako ng gamit sa baba. Hindi pa rin bumababa yung lagnat mo. Iinom ka ulit ng gamot in 8 hours. Magkita na lang tayo. Mami, dito lang po muna kayo. Tabihan niyo ako matulog. Hanggang alas 5 lang ang trabaho ko. Mami, may lagnat po ako. Di po ba pwede mag-overtime? Pwede, pero dapat may overtime pay din ako. Overtime pay? Kapag sumobra sa oras ang trabaho, dapat may dagdag din yung sweldo. Sweldo? Sino po magpapasweldo sa inyo? E di ikaw at ang ate mo. Siya nga pala, payday na ngayong Lunes. See you. See you ngayong Lunes? Di po ba kayo papasok bukas? Linggo bukas, day off ko. Mami, please, dito lang muna kayo. Huwag niyo akong iwan.
Alas 5 na. Off duty ko na. Magkita lang tayo sa Lunes. Mami, huwag niyong iwan. Mami. Si Mami sa dati? Merong kondisyon sa kontrata na kapag hindi kayo masaya sa serbisyo ng professional Mami nyo, pwede nyo siyang kapalitan ng ibang Mami. Oo, pero hindi siya pwedeng palitan. Pag pinalitan nyo siya, hindi na namin siya Mami. Eh, sorry kayo. Maaya niyo papalitan yung Mami nyo, mag-taste na lang tayo. O di kaya naman, hayaan niyo na lang na mag-resign siya para tuluyan na siyang mawala sa mga buhay mo. Ayoko. Gusto ko ibalik mo sa dati si Mami. Ang sweldo ko. Ma, pasensya na po. Alam po namin na mahirap yung trabaho ninyo. Kaso po... Kaso po, wala po kami perang pampasweldo. Pwede po bang bumalik na lang tayo sa dati? Yung mami namin kayo, yung anak nyo kami, yung hindi trabaho yung pagiging mami sa inyo. Hindi na pwede yun. Lugi ako doon. Mami, please. Huwag po kayong umalis. Gagawin po namin ang paraan yung sweldo nyo. Sige. Bibigyan ko kayo hanggang Biyernes para maghanap ng papasweldo sa akin. Pagkatapos ng linggo na yun at wala pa rin kayo mahanap na sweldo sa akin, maghanap na kayo ng ibang mami. Ate, magagawa ba sa atin ni Mami yun? Yung iwan na lang tayo basta-basta? Siyempre hindi. Pero dahil dun sa magic na kontrata, nareprogram yung utak ni Mami. Hindi na siya makapag-isip sa sarili niya. Kailangan makahanap tayo ng paraan para masweldohan natin siya. Kasalanan ko to. Di ko na ipakita kay Mami na totoong mahal ko siya. Na na-appreciate ko yung ginagawa niya sa atin. This Mother's Day, ipaalam sa buong mundo na ang Mami mo ang the best Mommy in the world. Join Big Bear Chocomilk's The Best Kamami Video Making Contest at manalo ng 30,000 pesos in cash. Gumawa lang ng video showing why your mommy is the best mommy in the world at i-upload sa website na ito. Ate, alam ko na yung solusyon. Thank you.
Mami! Anong ginagawa mo dito? Tutulungan ko po kayo maglinis. Hindi. Trabaho ko to. Pero trabaho niyo rin po bilang nanay ang turuan ako. Pag inayaan niyo po akong tulungan ko kayo, ibig sabihin po nung tinuturuan niyo po ako maging masipag, matulungin, di po ba? Una po. Malian, dito. Ang tataas ng scores mo, ah. Congratulations. Mami, kayo po ang dahilan kung bakit ko nagawa yan. Kasi po dahil sa pagre-review niya sa akin. Thank you, Mami! Oh, ito na. Sana manalo tayo. Ano lang yung pag-asa natin para mabalik si Mami. Gary. Gary, okay ka lang? Pasensya na, Jonah. Alam ko, ako nagsimula ng problema nyo. Dahil dun sa sinabi ko na trabaho ng mga magulang na alagaan ng mga anak nila. Pero dahil sa nangyari sa inyo, at dahil dun sa video na nabuo natin, nakita ko na mali ako. Paano? Eh, iba kasi ang pagmamahal ni Tita noon kaysa ngayon eh. Iba pa rin palang pagiging magulang na may pagmamahal kaysa pagiging magulang na naghahanap ng sweldong kapalit. Kaya, uwi mo na ako, ha? Bakit? Papasalamat lang ako sa nanay ko. Sige, ha? Ito na ang pinakahihintay nating sandali. I-announce natin ang winner sa ating video making contest. Mahigit 1,000 video entries ang ating natanggap, ngunit isa lamang ang pinalad ng manalo sa ating Mother's Day video making contest. And the winner is AC Cruz! Congratulations! You just won 30,000 pesos! Nawawala sa atin si Mami! Good afternoon, mga anak. Nagmerienda na ba kayo? May dala akong merienda. Mga anak, Biyernes na. Nasaan ang sweldo ko? Ma? Hindi na po ba talaga magbabago yung isip ninyo? Nagkamali po si Topher, pero nagsisisi naman na po siya eh. Ang usapan ay usapan. At isa pa, si Topher ang kausap ko. Ba't kayo nandito? Tita, ako po andito para mag-sorry. Kasi naging masamang impluensya po kay Topher. Para po sa inyo, ginawa po namin para sa Mother's Day. Salamat. Pero hindi na para sa akin yan. Hindi nyo na ako, Mami. Nag-resign na ako, hindi ba? Kahit naman po, nag-resign na kayo bilang nanay namin, kayo pa rin naman po yung mommy namin eh. Tsaka tita, kung gano'n po kalakas ang magic na nagpabago sa inyo, alam ko po na kaya nyo pong labanan yan. Dahil nakita ko po kung gano'n nyo kamahal ang mga anak nyo. Kaya naniniwala po ako na mas malakas pa rin po ang pagmamahal nyo bilang ina kaysa sa kahit anumang magic. Mami, last request na lang po. Sana naman po panoorin niyo po ito. Si Topher Del Rosario at ang mami ko ang pinaka-the best na mami sa buong mundo.
Lahat ng gawain bahay, kaya niyang gawin. Super mommy siya, super super. Kasi daw po, pag madumi daw ang bahay, baka daw magkasakit kami ng ate ko. Kapag may sakit ako, hindi siya mapakali sa pag-aalala sa akin. Napupuwid siya buong gabi para lang mabantayan ako. Kahit di ako masipag mag-aral, hindi pa rin siya sumusuko para turuan ako. Kahit di ako humingi, pinagbibik niya pa rin ako ng cake at pinagtitimpla niya ako ng chocolate milk dahil alam niya, yun ang favorite ko. Kahit di ko sabihin, kahit hindi ko hingin, alam niya pa rin kung ano makakapagpasaya sa akin. Kahit minsan, di ako mabuting anak. Pero alam ko, mamahalin niya pa rin ako. Kaya ako sumali dito sa contest na to. Para sa kanya. Pag nanalo ako dito, gagamitin ko ang premyo para sa mami ko. Gagamitin ko ang pera para hindi mawala sa akin ang mami ko. Mami, kung napapanood niyo po to, mahal na mahal ko po kayo. Thank you po sa ginagawa niyo para sa amin. Thank you po sa pagmamahal niyo. I love you, Mami. Ate! Ate, wala na yung kontrata. At wala na si maestro. Paano nangyari yun? Topher? Jonah? Mga anak! Ma! Salamat sa regalo, ha? Salamat sa regalo na panood ko. Mami, hindi na po ba kayo magre-resign bilang nanay? Ba't ko naman gagawin yun, anak? Mag-resign bilang nanay? Kahit pwede, hindi ko gagawin yon. Dahil mga anak ko kayo ng ate mo. Panghabang buhay ang pagiging nanay ko sa inyo. Panghabang buhay, mga anak. Happy Mother's Day, Mami!